Pagising namin ganito na. Akala namin lilipas, mukhang malabo lumipas to. Syempre hindi mabubuo ang ating work kung wala akong mga sponsors. Sabi, wala na akong makita. So pupunta tayo ngayon sa Sapporo TV Tower. Kahit umuulan, hindi tayo papapatigil. Walang makakapigil sa amin. Aww. So tara. So ito lang yung ulan na hindi kami nagpakayo. Ito lang yun. Pero yung ibang mga Japanese, talaga nagpapayang talaga kasi napaka-conservative nila sa health. Yan yung priority nila. Saka mga work-life balance sila din. Work-life balance. Parang hindi. Parang workaholic sila dito. Pero pagdating sa health, napaka-strict nila. O tara. Meanwhile, and guys, we are on our way going to Sapporo TV Tower. Titingnan natin kung makakabili tayo ng IC card. But if not, dito na lang siguro tayo around Sapporo. Idupikot na lang muna. Kasi medyo mahirap magbiyahe ng ganitong palakas yung snowflakes. Palakas yung snowflakes. Madulas yung mga kalsada. Yeah, okay. If you go here, better to have a jacket which is waterproof. Kasi, grabe. Mumukha kang basang sisiw dito. The good thing here is may underground tunnel. Wow! Yun yung way ng mga tao kung ayaw nilang kasi umuulan ng snowman. So kung ayaw magbasak at wala kang palo at hindi mo kayo namin, dito tayo sa underground. And worry ko lang kasi bumulay sa lakas kung madulas tayo. So ibas tayo sa yung mga accident. So hindi lang. Observatory and of TV Tower is in the tower, which is 800 yen, which
So in front of me there is that one. You can see the observatory is not so really good by Tagalog. In English na pa. So kung mabasa ninyo itong observatory, hindi siya ganun kalaki compared with the Macau Tower, yung mga observatory na pinitaan natin, and even the Taiwan, the Taipei 101. Medyo huge yun ito kasi parang maliit lang, and then sa gilid marami pang mga tinda. So parang inlet space lang yung dito, hindi pwedeng maramihang tao. Ganun. So hindi pwedeng maraming person yung umakit dito kasi for sure sobrang sigit yun. Anyway, we have here the Cardinal School. You have to pay 200 yen para makita mo yung makita mo yung view. Pero dahil ulan ng nieve, hindi natin magagamit to kasi malabo eh. Malabo sa paningin natin na yun itong Otaru. Itong Otaru Park ha. Yan. So ito ang Otaru Park. Tignan nyo guys. You can also purchase a souvenir here. Parang medal siya. Yan. Put the medal on the usual place, put in the money, input your name, and start. Parang old school na computer. Tapos ganito yung parang itsura niya. Dito lang yan sa Sapporo TV Tower. Ngayon, January 20, nag-propose namin si Tito. Tayo ng Sapporo Clock Tower. Yun naman ang ating explore.